In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Immaculately, she began, and it was sustained by faithful fidelity, and Mary experienced a glorious experience of fulfillment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kahit hindi po ako nakakaintindi ng engineering construction, kung minsan tignan mo pa lang yung ginagawang bahay, kung malilit yung bakal, malilit yung poste, o kung minsan umpisa pa lang, makita mo yung mababaw lang yung pundasyon, yung mga crossbeam sa ilalim, papansin mo, hindi pa man talaga tapos yung bahay. Yung umpisa pa lang, medyo napapansin mo, hindi magiging matibay yung bahay. O kung hindi man pwede mag second floor. Kasi yung kakayahan niya, umpisa pa lang, mahina na. From the beginning, you can surmise the kind of strength the building will be having. Pwede nating ibaligtad. Pag nakikita ka ng pinapagawang bahay o pinagawang building, makita mo yung mga bakal, malalaki. Maganda yung design ng kanilang footing, foundation. Malalaki yung mga poster. Sasabihin mo, magiging matibay ang bahay na to. Hindi pa man tapos yan. Mga kapatid, ganyan din ang ating pinagdiriwang ngayon. It is a glorious, wonderful beginning. Immaculate Conception is the beginning of Mary living her beginning of her life without original sin. Umpisa pa lang, mag-grasya na. Umpisa pa lang, maganda na. Pwede rin kasing pag-umpisa pa lang, mahina na kaagad. Kaya, it's always good to begin with your best foot in front. Yung pag nag-umpisa ka, ayusin mo. Para pag pahuli-huli, hindi ka na naghahabol. Pag-umpisa pa lang, bigay mo ng todo para pagpatapos na, ayos na. Start smart. Halimbawa, yung mga nag-aaral ngayon, habang nag-umpisa pa lang kayo, pag-ayusan ninyo. Pag medyo tumanda na kayo, easy na lang ang pag-aaral. Hindi na mahirap ang iyong kinabukasan. Kahit sa mga kinakasal, marami po akong kinasal. Tatlo po yung kasal ngayon sa parokya natin. Dalawa sa Clark, isa dito. Ang dami po ng kasal. Noon, many years ago, may kinasal po ako. Kaya lang, napansin ko, yung naglalakad ng mga papeles, yung nanay nung lalaki. The mother of the groom is facilitating the submission of baptismal certificate, birth certificate, marriage license, sinomar, yung mga requirements sa kasal, ang nagsasubmit, ang naglalakad, yung nanay, yung lalaki. Minsan tinanong ko, nasan po yung anak nyo? Naka-abroad? Kumisan, naka-abroad, pwede naman kasi, kaya inayos yung mga... Hindi po, nandito lang. Ba't di na lang yung anak mo yung maglakad niyan? Ay, Father, mas maganda ako na lang. Mas mabilis pa. Alam nyo po, kala ko nga yung magko-confess yung nanay, hindi man yung anak. O yung mag-ate ng pre-K na yung nanay, hindi man yung anak. Kasi yung nanay lang ang dumarating eh. Hindi pa man sila kinasal, medyo may kutob na ako. Hindi maganda yung kutob ko sa kinabukasan ng kasal na yon. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi magtagal ganito. Umpisa pa lang, ang nanay na yung naglalakad ng mga papeles. Tama po ako. Hindi man nagtagal yung kasal na yon. Nagkaanak sila, pero hindi sila nanatiling silang dalawa. Naghiwalay po. Sinasabi ko, umpisa pa lamang ayusin na natin. Mahirap na yung nag-aayos pag naumpisahan na. Start well. That is our feast today. The beginning of Mary and in her life was immaculately conceived.
It was the grace of God. Tayo rin naman, we may not be perfect as we were born like Mary without sin, but we were baptized and our sins were washed away. May maganda tayong umpisa. Pinapaaral kayo, meron tayong kakayahan. May misa tayo araw-araw dito. Meron tayong mga oportunidad, gamitin natin, lalo na sa mga bata, para maganda ang kanilang kinabukasan. Umpisa pa lang, maganda na. Kaya lang hindi sapat maganda yung umpisa. Kailangan ipagpatuloy ang magandang naumpisahan. Hindi po sapat na maganda yung introduction. Dapat hanggang matapos, tama. Kaya pwedeng tama yung introduction, no? Pero bandang huli, hindi man pala wala sa tono. Pwede yun, no? Pwedeng maganda ang umpisa, pero hindi na ipagpatuloy. Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa, magbalik tayo sa kasal. Yung iba, ang ganda ng kasal, big time, hotel, gumastos ng milyon sa kanilang reception, sa kanilang damit, sa kanilang video, sa kanilang mga retrato, sa kanilang mga bisita. Pero hindi man sila nagtagal. Kumisan pwedeng napaganda ng umpisa, pero hindi na natili. Si Maria, maganda ang umpisa. She began with the Immaculate Conception, an Immaculate Beginning. And she sustained her life with fidelity, a faithful sustenance. Paano po sinasabi to? Hindi lang ngayon sinabi, let it be done to me according to your word. But her fiat, her fidelity, was through her life. Naalala niyo po, buntis pa lang si Maria, nagka-problema na siya. Itong magiging asawa niya, betrothed na. Parang yung betrothed, gusto sabihin, parang meron na silang kasunduang ikasal. Baga sa panahon natin ngayon, meron ng engagement, yung engagement ring. Itong si Jose, hindi niya matanggap-tanggap ang kagustuhan ng Diyos. Siguro dahil simpleng tao lang si Jose, kalpintero, hindi niya maabot-abot ang plano ng Diyos. The salvation of that plan is by God. Hindi niya siguro panaintindihan by that time. Di ba po, pagkasilang ni Jesus, meron na siyang death threat? Ba? Kala ko yung may death threat lang, yung mga may kalaban. Ganun. Pero po si Jesus, pagkasilang pa lang, gusto nang papatay ni Herodes. Naalala niyo yung piyesta pagkatapos ng Pasko? Yung Ninos Inocentes? Sabi nila, maraming pinapatay si Herodes dahil inahanap niya si Jesus. Dahil hindi niya matukoy sino, bawat batang maliit, pinapatay niya. Mabuti na lang si Maria at si Jose, they were warned by an angel, then they fled to Egypt para lang maligtas si Jesus. Nakita niyo po, baby pa lang si Jesus, nakikihabulan na sila sa kamatayan at sa peligro. Nung malaki na po si Jesus and he started his ministry, Mary followed Jesus. Marami pong instances sa Ebanghelyo kung saan nagtuturo si Jesus, nandun din si Maria, pasunod-sunod kay Jesus. Alam niyo po kung sino pinakaunang Kristiyano? Who is the first Christian? It's Mary. Hindi man po yung mga apostoles. Ang pinakaunang sumunod, ang unang mananiwala, ang unang naging disipulo ni Jesus ay si Maria mismo. She was a faithful disciple from the very beginning. Tignan nyo man po, itong mga 12 apostoles niya, naging kaibigan niya, tinuro niya, kasama niya araw-araw. Pero nung nagka-problema si Jesus, na-aresto, he was carried sa the pillar. Bit niya ang kanyang krus hanggang ipinako. Nasaan po yung 12? Nasaan? Nung nakapako si Jesus, nasaan yung 12? Except John. They were hiding. Nagtatago na sila. Iniwanan nila si Jesus. Di ba si Pedro, napakatapang pa.
Sabi ni Jesus around Mark chapter 9 yata yan. Sabi ni Jesus, the high priest of the temple will capture me. Parang ganun. They will judge me unjustly. They will condemn me to be crucified and die on the cross. Mamamatay ako sa cross, sabi. Anong sabi ni Pedro? Hindi mangyayari yan. No way, Jose. Over my dead body. Hindi pwedeng mangyari yan. Jesus, I will defend you. Ako na muna yung mamatay bago ikaw. Pero nung naaresto na si Jesus, kumusta si Pedro? Tatlong beses pa niya tinalikuran ang kanyang kaibigan ni Jesus. Question, si Maria, nung nakapako si Jesus, nasaan siya? Nasaan po si Maria? Nung nakapako si Jesus, nagtago din ba si Mama Mary? Hindi. Nung seminarista ako, may naririnig ako music sa Bacolor, sa Betis, sa Guagua, sa Santa Rita, around that area. Pag Holy Week, lalo na yung Biyernes Santo, meron silang sa prosesyon nila, ang ganda. Meron pa silang nakasunod sa prosesyon. Meron silang violin. Nagba-violin yung mga pamilya. Ang isa lang yung music play nila, yung music lang yung piyesa nila. Ang title, Stabat Mater. Noon, hindi ko maintindihan yung Stabat Mater, Latin eh. Gusto pala sabihin ng Stabat Mater, Mater, Mother. Stabat, standing. Parang sinasabi nung kanta, when Jesus was crucified, Mary, the mother, was standing by the foot of the cross. That is in John chapter 19, if I'm not mistaken. At alam niyo po, si Maria nanatili, nanindigan, nakatayo. Hindi po siya bumigay na sumuko. Around 14th century, may painting. Si Mama Mary, hinimatay. May bunsulya po. Di ba po, kung misan ako nagbibless ako ng patay dito, pag di makayanan ng nanay, o kaya di makayanan ng mahal sa buhay, mabubunsulya po. Sa sobrang iyak. Kaya yung painting, nakapako si Jesus, may bunsulya yung Mama Mary. Sa painting. Pero alam nyo, hindi po totoo yun. Fake yun, fake. Bakit? Wala sa Bible na si Maria hinimatay. Wala naman sa Bible na nag-collapse si Mama Mary, no? In fact, it was said, it was Mary standing by the foot of the cross. Nanindigan sa paanan ng krus. Hanggang mamatay ang kanyang anak. La Pieta, alam niyo po yung La Pieta? Kinalong niya, habang nung parang bata siya, kinakalong niya. Nakita niyo po yung image ng Belen? Nasa sapupunan niya, si baby Jesus. Until the end, namatay ng anak niya, ibinaba sa krus, nasa sapupunan pa rin ni Maria. Until her son was buried, until Jesus resurrected, Mary was one of the witnesses. Until his son ascended into heaven, Mary was with disciples. Ano pong sinasabi ko ito? Ba't aba ng kwento ko? Sinasabi ko lang, ang magandang umpisa ni Maria ay pinagpatuloy niya sa kanyang buhay. Hindi lang magandang umpisa, period, walang nangyari. The very beginning of what we celebrate today, the Immaculate Conception, is only realized as a feast and solemnity. Pinagpipiyesahan natin dahil lang ang naging grasya nitong ating piyesa ngayon ay hindi lang natapos ngayon. Ito'y binuhay ni Maria hanggang nagbalik sa langit ang kanyang anak. A immaculate beginning which is sustained by faith and it was fulfilled gloriously. Question, may question po ako. Sino pa yung isang babae who is also immaculately conceived? Hindi lang si Mama Mary pala yung may immaculate conception. Mayroon pang isang babae, dalawa lang sila, si Mary at yung Sam. Sino yung babaeng immaculately conceived? Sino pa kaya yon? Call a friend? Call a friend? Sirit na, sirit. Napakinggan nyo yung first reading? Yung first reading,
It's Genesis chapter 3. May isang babae, wala siyang kasalanan nung siya'y sinilang. Dahil hindi siya dumaan sa isang ina. Ang pangalan niya, Eva. Si Eva, asawa ni Adan, ay walang kasalanan. Bakit? She was without sin. Walang original sin kasi wala pang original sin nun. Siya'y sinilang sa kamay ng Diyos. She was immaculately conceived. Ngayon, question. Anong pinagkaiba ni Eva at saka ni Maria? But si Maria, may piyesta tayo sa kanyang immaculate conception. But kay Eva, wala tayong piyesta. Immaculately conceived din siya. Anong pagkakaiba? Pareho kanilang umpisa. Actually, mas maganda pa nga yung umpisa ni Eva. Kasi si Eva, kagad nang nasa paraiso. Si Eva, sinilang sa kamay ng Diyos, the Creator. Si Maria, nung sinilang siya, simple lang. Di naman sila nasa paraiso. Simple lang yung buhay nila ni Santa Ana, kanyang nanay. Alam niyo po ba di natin pinagpipiyestahan si Eva? She did not sustain her life faithfully. Therefore, it did not fulfill her life gloriously. Oo, magandang umpisa, pero hindi niya pinagpatuloy ang grasyang naibigay sa kanya. Mga batang nagsisimba, mga estudyante ngayon, magandang inyong umpisa. Nandito kayo sa simbahan. Pinapaaral kayo ng mga magulang nyo. Mahal nila kayo. Binibigay nilang kaya nila, pinakakaya nila, parang magandang kinabukasan nyo. Huwag nyong sayangin. Magandang umpisa na way pagpatuloy sa tapat na pagmamahal sa Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagtupad sa kagustuhan ng Diyos, hanggang ito'y maging ganap sa ating buhay. Ito po ang ating fiesta. It's not the beginning that really matters. It is the fulfillment and the ending, which is the assumption of Mary into heaven. Nagumpisa na maganda at natapos sa kalangitan. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.